What's up mga ka-mem? Welcome back ulit sa ating More Remote 2 Vlog! So ngayong araw ito mga ka-mem, samahan nyo ako sa chapter na to. Mag-unboxing ako sa napili ko mga items. Dumating na kasi yung order ko. Dalawang items ito mga ka-mem. Ano? Pakita ko sa inyo. Ayan. So, itong items na ito mga ka-mem, kailangan ko talaga ito sa GoPro ko. Dahil nga, yung GoPro ko mga ka-mem, may papakita ko sa inyo. Yung GoPro ko mga ka-mem, meron na siyang dipik. Hindi naman siya dipik or napaka malaking dipik talaga. Pangit lang siya tingnan sa quality ng video mo. Kasi pag na-replikan siya ng araw, may rainbow siya. So, lately ko lang din napansin na meron na pala siyang crack. Hindi naman yung mismong lens niya. Yung screen protector niya. So kasi meron siyang screen protector to harap tsaka liot. Ayun, nung binili ko to, pinakabitan ko na talaga. Bumili din ako ulit ng screen protector. So, ayun, ito yung screen protector. Tapos ito yung kailangan natin i-unbox kasi kung quality or sulit ba yung nabili nating. Ang laman pala nito mga ka-mem is nagaya ng bag ng GoPro. So dahil nga kahit saan ko na ilalagay ito sa bag, so siguro o nagdaganan o nalaglag yung bag ko kaya nagdagan ito. So kaya bumili ako ng bag. Sa mga nagtatanong mga ka-mem, yung GoPro ko is GoPro Hero 7 Black. Nung binili ko ng mga ka-mem, wala siyang frame na bag or lagayan ng GoPro. Ang alam ko mga ka-mem, ang mayroon ng frame ngayon is GoPro 9 or GoPro 10. Hindi ko alam kung yun ba, meron ba. Kasi may nakita ko sa Facebook, meron na siyang bag yung GoPro 9. So ngayon mga ka-mem, mag-unbox muna tayo sa nabili kong ito. So let's go! For that mga ka-mem, ang halaga pala nitong box na to is 227. Tapos itong screen protector is 188. So, ayan. Buksan muna natin. So, mamaya mga MM, ipa-flash ko dito sa screen natin. Yung shop na nabilan ko. Para kung may magtatanong, hanapin nyo lang siya sa Shopee. Maganda naman yung items na to. I-recommend ko kayo. Baka ipapakita ko sa dyan sa screen na nabilan ko. Ayan. So, ayan. Okay to. Ngayon nakalagay dito sa mga MM na Go case for GoPro. So ayan. Yung quality niya mga ka-mem, napakaganda din. Pag-usam na natin. Wow. Ayun, ganda. At saka hard case siya. Double zipper. Pag-usam na natin. Oh, ang ganda oh. Meron siya ditong foam. Meron siyang mga lagayan ng siguro dito yung GoPro natin. Then meron din siya ditong pakita ko lang sa screen. Yan, dito meron siyang lagayan ng siguro mga battery to. Mga extra battery. So, anong ito ko ng GoPro? Parang maluwang siya mga ka-mem, pero okay na din siya. Ayan. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Ganun ba or ganito. Baliktad yata. Parang ganito, no? Parang ganyan. Kaso lang maluwang. Pero parang okay na din sa akin. Kasi kahit na kahit matumba-tumba siya, meron siyang foam. So, dito siguro mga ka-mem, yung mga extra battery. Eh, wala pa tayong extra battery. So, marami siyang mga slots na hindi ko alam kung ano ilalagay dito. So, meron din sa taas, siguro mga wire. So, ilalagay dito, mga charger. So, yun lang. Napakasulit yung 227 mga ka-mem. At least, meron na siyang lagayan ng GoPro. Ayan, in case of meron din siyang parang may handle din siya mga ka-mem.
sulit yung 227 natin. Para pag may long red tayo, hindi na siya gagamitin, may lagayan na ako. So need talaga natin to. O need talaga ng mga may mga GoPro. Kasi kahit saan ko nilalagay eh. So lately ko lang talaga nalaman na may cut na yun. Dahil nga, so nung nag-edit ako sa video na yun, mayroon ako makitang parang sinag na rainbow. So tinignan ko yung GoPro ko, meron na ng defect. So iningatan ko itong mga kaimim dahil nga wala tayong pambili. Dahil lang mga kaimim yung nabili kong box, napakaganda niya. Sulit yung 227 natin. So ipa-flash ko dito yung shop na nabilan ko sa Shopee. So yan, para dyan na lang kayo. Kung sakali kayo maghahanap, hanapin nyo lang sa Shopee na yan kasi legit. So yung pagtahi niya mga kaimim, napakaganda eh. Gusto ko siya. Sulit na sulit mga kaimim. Ayan. Saka yung handle niya parang leather. O, di ba? Maganda. So dito naman tayo sa screen protector natin. Ang laman na kit ng box niyo. Napaka-tigas. So meron siyang dalawang wipes na wet and dry. Ito yung nasa harap. So yan, ito maliit sa harap. And ito yung sa likod. Yan, malaki siya. Hindi ko na din palitan ito yung likod kasi napaka-okay pa naman siya. Makita ko sa inyo. Then wala pa siyang defect yung likod. So papalitan ko na lang itong yung sa harap na lang. Pakita ko sa inyo ng malapitan yung GoPro ko. Sa harap na. Ayan. Ayan o. Mayroon na siya talagang crack. Ayan. Yung crack niya nasa gitna talaga. So yan, tanggalin muna natin yung yung luma natin. So yun mga MM. So ayan. Kailangan kasing may kuko ka para matanggal tong screen protector na basag. So dahil nga wala tayong kuko, kasi manipis nga. So kailangan lang natin tong cutter. So mga MM, hindi ko ginamit yung cutter na matulis. Ayan. Hindi ah. Dito lang. Ito lang yung tulis niya. Oops. Like. So ayan. So ang unang gawin natin mga MM, kailangan natin yung punasan muna. Ng wipe. Itong wipe na towel. Kaso lang, wala na siya. Hindi na siya basa. So kung meron kang alcohol, patakan mo lang o kahit kunti. Pero di na din siya kailangan natin ng basahin kasi wala naman siyang dumi. Kasi yan, kakita mo naman wala siyang dumi. So yan, kakabit na natin yung screen protector niya. So kailangan natin ikabit yung maliit niya screen protector. So tanggal din lang natin. So yan, makita mo naman may nakalagay back. So kailangan ito yung didikit natin. So yan. Yan, pakita natin tong guide sticker. So kailangan din natin to. Didikit mo lang to sa labas. Sa screen protector. Para kung sakaling hindi siya nagtugma sa ano mo, sa paglagay, may chance ka pang babaguhin. Or may chance ka pang matanggal. So yan, pakabit na natin. So kailangan talagang tugma na tugma yung paglagay mo. Kasi pag hindi mo siya natugma, may magbabubble siya. So yan. Yan, tamang-tama yung paglagay natin mga kamen. Yun na lang natin yung pagpunas para dumidikit talaga lalo yung screen protector. So yan. Okay na siya mga kamen. Okay, importante mga kamen na kailangan natin lagyan tong screen protector kasi makarecover siya o makakapir yung pag sakaling malalaglag siya. Hindi talaga agad-agad na yung lens agad magka-crack or mababasag. At least meron pa siyang screen protector. Mauna mo na yung screen protector bago yung lens niya. So actually mga kaimim, nalaglag na to eh. Nalaglag na to sa accident sa Marilla. Kaya awan ng Diyos. Hindi ito yung tumama. Yung helmet lang talaga. So, yan. Napakaganda. So ito, sa likod, di ko na siya papalitan kasi wala pa naman siyang defect eh. Yan na, wala pa siyang defect. So, open natin. Tcharam! Yan na. Yan, wala na talaga siyang
wala siyang guhit-guhit or may rainbow pag may ano, nasislagan. So yun lang mga MM yung chapter natin today. So thank you for watching. Kung nagustuhan mo yung video na to, please like and subscribe my YouTube channel mga MM. So thank you for watching. Laging tatandaan mga MM, mag-ingat, magdasal bago umanda. God bless mga MM. Bye.